Hello mga friendship! Welcome back to my channel! It's me again, Jenny Apelo. For today's video, share ko sa inyo kung paano ko inaalaga ng aking mga aso araw-araw. So kung bago ko pa lang dito sa channel ko, please like and subscribe my channel! So today's video, isi-share ko sa inyo kung paano ko inaalagaan ang aking mga aso tuwing umaga. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung routine ko every morning, kung ano yung ginagawa ko sa kanila pagkagising namin. So sa umaga kasi, pagkagising namin, pinababa ko sila sa kwarto. Actually, nung una kasi, nung maliliit pa sila, 1 to 4 months, nung sila pinapatulog dito sa kanilang kulungan. So ngayon, 5 months na sila, doon ko na sila pinapatulog sa kwarto namin. So sa una, pagkagising namin, binababa ko sila dito sa baba para doon sila umihi or magpupo. Then after nila magpupo, napakain ko na sila. So ngayon, papakainin ko na sila. Ito, nakahanda na kanilang mga pagkain. And, so ngayon kasi maliit pa lang yung kanilang kainan dahil hindi pa naman nila nauubos yung mga ganitong kalaki. Ayan. So ito sa kanilang Mommy Pringles. Ayan. And then sa kanila ganito lang, konti lang. So pinapakain ko sila every morning. Ayan. So ito si Pompom. Ayan. Ito si Pompom ngayon. So sobrang ano niya, kulit. Ayan, hindi pa sila nililigo. Paliligoan ko sila mamaya. So ito naman si Peewee. Ayan. Peewee. Actually, pinapaliguan ko sila once or twice a week. Hindi ko sila pinapaliguan araw-araw. Ayan. So, ito si Blackie. So, mahaba na yung kanyang buhok. Lagi ko siya tinatalian, kaya lang tinatanggal niya. Ayan. Siya yung pinakamaliit sa kanila magkakapatid. So, ayan. So, ayan. Kumakain na sila. So, ayan. Kumakain na sila. Yung isa iniwan na yung pagkain. So ganyan, mga friendship, kapag iniwan yung pagkain, si kay Blackie yan, actually kay Blackie to. Ito, kay Blackie yan. Ang ginagawa ko dyan, pag hindi niya nilalapitan yung pagkain niya or hindi niya kinakain, tinatabi ko siya. Para maano siya, madisiplina siya na hindi naghihintay yung pagkain sa kanya. Kasi once na hayaan mo lang sila na iwanan yung pagkain dyan, gaya ng una kong vlog, doon sila nagiging mahirap pakainin. So, ayan. So, kapag kumakain sila, binabantayan ko sila. Kasi ang ginagawa kasi, pag nauubos na ni Pompom yung kanyang food, kinakain niya yung food ng isa. So, ito yung kanilang kulungan. Diyan ko sila nilalagay before, kapag matutulog na. Dito sa kulungan na to. Kaya lang ngayon, doon na sila sa kwarto natutulog ngayon. So, ito yung kanilang water. So, lagi ko yan nililinisan. So, inuhugasan ko rin yung pinakatip kasi dyan nagkakaroon ng laway-laway. So, ayan. Dalawa sila. And then, lagi kong ang tubig na ginagamit ko sa kanila is mineral water para malinis. So, ayan. Actually, mga friendship, nung naubusan sila ng dog food, natakain ko sa kanila yung pedigree for puppy or small breed. Kaya lang ayaw nila. Ang mas gusto nilang kainin na dog food ay yung top breed. Kasi yun ang nakasanayan nila. Ayan, tapos ang kumain si Pompom. Si Peewee na lang natira. Actually, mga friendship, tinatabi ko yung kanilang kainan after kumain kasi ito sila si Pompom, binabalibag niya yung kainan niya. So, kinakagat niya, tapos binabalibag niya. So, ayan. So, ayan. Ayan ang kumain ni Peewee. Ang ginawa ni Pompom, kinain na niya. Kaya, lagi yan kapag kumakain sila, binabantayan ko sila, inuupuan ko talaga.
para makakain silang pantay-pantay. Finish! Finish na! Sa katabi ko na siya. So ngayon naman, after ko silang pakainin, papainamin ko naman sila ng vitamins. So sa ngayon, bago na ipinapainam ko sa kanilang vitamins, ito na siya. Doggy Doggy Syrup. Before kasi Elsevich yung pinapainam ko sa kanila, so nag-ship naman ako ng iba para naman hindi sila ma-immune sa isang vitamins lang. So pinalitan ko naman siya ngayon. Ayan. So ito, nabibili naman siya sa mga vet clinic or kaya sa mga nagtitinda ng mga dog food. So ayan. So mas mura kasi sa mga nagtitinda ng dog food doon ako nabili. So nabili ko siya ng mga 190 pesos ata yun. 60 ml na siya. So ito. So ganun din ang ginagawa ko. Ginagamit ko rin siya ng syringe. So ayan. So nakalagay din dito na growing dogs or sa mga dogs and cat, 2 ml per head. So ganun pa rin, kagaya din ng dosage na ginagawa ko sa LCV. So ayan, excited na silang uminom ng vitamins. Actually, itong mga alaga ko, hindi naman sila mahirap pa inumin ng vitamins eh. So talagang, nag-uunahan sila, nag-aagawan sila kung sino unang iinom. Ito kagaya si Pompom. Ayan, si Pompom. So iinom na siya ng vitamins. So shake muna natin siya. Ganito yung laman niya. Ito yung tsura ng bottle. Kuha tayo ng 2 ml. Actually, burado na yung numbers niya, kaya inano ko na lang. Kabisado ko naman na yun. So, kalahati nito. Kalahati. Ito na siya. So, yan. Next naman si Pee-wee. Pee-wee. So, ayan si Pee-wee. Favorite nila yung vitamins eh. Next naman, si Blacky. Ito si Blacky. Sobrang black nga, kaya Blacky siya. Ayan, so, okay na siya. Then after na ito, hinuhugasan ko siya kasi medyo malagkit siya. Kaya ito, medyo malagkit siya. So sa ngayon, paliligawan naman natin sila. Ayan. Higo time. So nilalagyan ko siya ng upuan kasi ayokong madila niya yung floor. Kaya pinatapon ko siya sa upuan. So ito natin. Sila. So, may natin
si Tiwi. Sabihan talaga yung ginagawa ko sa kanila. Kung paano ko sila palibuan, ginagawa ko sa kanila every morning, na pinapalibuan ko sila, and after no, pinapakain, kasi pinapain ng vitamins. So yung pagpapalibuan ko sa kanila, twice a week, or once a week lang. So yun mga friendships, so ganito na lang ang aking video. So sana nagustuhan nyo. Please don't forget to like, share, subscribe my channel. Thank you for watching. Bye!